utang. PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. naghain ng courtesy resignation bilang tugon sa apela ni DILG Secretary Ben Urabalos na paglilinis sa hanay ng mga pulis. Vegetable inflation pumalo sa pinakamataas na antas mula 1999. Ilang pang opisyal na dinawi sa kontrobersya sa pag-angkat ng asukal, inabswelto ng Malacanang. Yumaong Pope Emeritus Benedict XVI binigyang pugay ng mga Katoliko sa funeral mass. At hiwalayang Makoy De Leon at Elise Hoson, may third party ba? ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol! Magandang gabi, bayan! Simulan natin ang balitaan sa malakas na buhos ng ulan at baha. Binaha po ang apat na bayan at isang lungsod sa Oriental Mindoro dahil sa malakas na buhos ng ulan. Sa bayan ng Baco, 10 barangay ang isolated po dahil sa mataas na baha. At live mula sa Baco, Oriental Mindoro, nagpapatrol si Dennis Lato. So Dennis, ano yung mga pangangailangan ngayon ng mga residente dyan? Unang-una, Henry, ang pangangailangan ng mga kababayan natin dito sa bayan ng Baco ay relief goods dahil marami ang hindi makapaghanap buhay. Dito sa Baco ay naging matindi yung naging pagbaha. Ito na ang ikatlong beses na binaha ang bayan ng Baco sa Oriental Mindoro. Una noong Pasko, nasundan pa noong pagsalubong sa bagong taon. At hindi pa man nakaka-recover, muli na namang lumagasa ang baha simula Miyerkules. Kaya ang kabuhayan ng pamilya ni Marlene tuluyan ang naglaho. Tigil ang kabuhayan. Ang aming mga pinagkukunan doong mga tanim ay namatay na. Tatlong baha na eh. Tapos ang mga hayop namin, mga alaga namin manok, nagkandalunod doon na. Sinuong naman ni Malu ang baha para makabili ng gamot para sa asawa. Hanggang ngayon, hanggang bewang pa po ang tubig sa amin at kasalukuyang hindi makababa ang asawa ko gawa ng nirarayuma. Eh kaya ako lumabas, bibili sana ako ng gamot. Sa totoo lang ho, hindi ako marunong lumangoy, lakas loob lang po. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Baco, 21 sa 27 nilang barangay ang nalubog sa baha. Pero 10 barangay pa ang isolated, hindi mapasok at hirap mahatira ng tulong dahil walang madaanan sa laki ng baha. Tinatayag nasa 4,000 pamilya ang apektado sa buong bayan ng Baco, kung saan 164 na pamilya dito ay mga nasa evacuation centers. Pati mga alagang hayop, dinala na rin sa ligtas na lugar. Marami ang hindi makapagharap buhay, kaya laking tuwa ni Nanay Gloria na isa siya sa unang nakatanggap ng relief goods kanina mula sa lokal na pamahalaan at sa Kapitolyo. Malaking tulong na po ito sa amin. Kung ilang araw na po ito namin makakain. Dahil po makakasurvive na kami. Wala nga po trabaho yung asawa ko. Ilang araw nang malakas ang ulan sa Oriental Mindoro kaya umapaw na ang ilog ng alag at karayrayan. Sabi ni Mayor Alan Roldan, mababaw na ang ilog kaya dapat nang hukayin pero hindi magawa dahil sa dami ng tumututol. Sabi na ito daw ay gagamitin lang o ibebenta ng mga nakaraang mga politiko. Pero talagang ito yung isa sa makatutulong sa bayan ng Baco para maibsan o mabawasan yung baha dito sa aming bayan. Ang kailugan kasi dito, kung makikita mo, maliit na yung ilog. Then napakataas na ng buhangin ng kailugan namin. Halos pantay nga dito sa kalupaan. Kaya pag umulan ng kaunti o tumaas ng kaunti ang tubig, diretso ka agad dito sa kapatagan. Sinimulan kanina ang pamamahagi ng relief goods pero sabi ni Mayor Roldan, kailangan nila ng tulong. Hindi umunukaya ng kanilang pondo sa dami ng naapektuhan. Apat na barangay din ang binaha sa Calapan City kaya marami na ang nagkusang lumikas Miyerkules ng gabi.
Di na nag-aantay ng rescue. Mahirap pagka nag-aantay ng rescue, hindi din man mare-rescue. Nakakatakot naman talaga pag na-trap na sa loob. Kaya kami lumabas na. Mahirap naman yung pagkakalakihan na saka kami tatawid, hindi lalong magkakamatay. Nalubog din sa baha ang sitio sentro sa barangay Kalubayan sa bayan ng Socorro. Binaha na rin ang barangay Malabo sa bayan ng Victoria. Sa Nauhan, patuloy na umaapaw ang mag-asawang Tubig River kaya lubog pa rin sa baha ang maraming barangay, gayon din ang malawak na sakahan. Henry, ayon sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, ay higit 200 pamilya sa buong probinsya ang inilikas dahil sa pagbaha. Pero marami sa kanila ay nagsimula ng umuwi kanina. At patuloy din binabantayan ang 6 na malalaking ilog dito sa Oriental Mindoro na nananatiling nasa critical na level. Henry. Dennis, kamusta naman ang sitwasyon dyan, yung mga pag-ulan? Kasi napakaraming bayan nung isang araw nga, i-report mo, di ba, sa Nauhan, grabe ang baha. Ngayon, ang daming bayan na ang binabaha. Kamusta naman yung tulong sa national government? Well, ang nakikita pa lang namin na tulong na dumarating dito ay galing sa munisipyo at galing sa probinsya. So yun yan, yung panawagan ni Mayor Roldan sa national government. Baka sakaling may makarating na o makapagpahatid na ng tulong dito ang regional DSWD o kaya yung mismong galing sa national government. Dahil ngayong gabi may mga ilang barangay na kanina ay hindi baha ay nagsisimula na ding magkaroon ng tubig. Henry. Maraming salamat, Dennis Dato. Hinaharin po ang ilang lugar sa Laguna dahil sa magdamagang pag-ulan. May landslide din na nangyari sa lalawigan po ng Quezon. Live mula sa Binyan, Laguna, nagpapatrol si Michael Deliso. So Michael, kamusta na sitwasyon? Mataas pa ba ang baha dyan? Henry, umabot pa hanggang 20 o tuhod yung level ng tubig baha dito sa Barangay de La Paz, sa lungsod ng Binyan. Pero alam mo, Henry, halos sanay na yung mga residente dito sa baha dahil higit 2 buwan nang binabaha itong lugar mula pa lang noong bagyong paeng noong October 2022. Kanina nga ay hindi na nagsuspende ng klase dito sa Binyan at para sa mga estudyante, isa lang itong normal na araw. Tuloy ang pasok ng grade 11 student na si Katrina kahit pabaha sa dinadaanan niya sa Barangay de La Paz sa lungsod ng Binyan, Laguna. May mga bangka ng pwedeng sakyan sa lugar sa halagang 20 pesos pero para sa kanya, mababa pa ang baha ngayon. Hindi sila nagsususpend ng klase. May pasok pa rin kayo. Gano'ng kahirap yun? Kaya naman po, kaya naman. Tulad ni Katrina, lusong din sa baha ang maraming estudyante, bit-bit ang mga sapatos. Pero ang teacher na si Ma'am Teresita, hirap na sa sitwasyon. Ay talaga pong super hirap. Kaya po kayo nag-aahente ngayon para makaalis dito. Bahagya ng humupa ang 2 buwang baha sa De La Paz nitong mga nagdaang araw. Pero kanina, muli itong tumaas kaya pinasok uli ang bahay ni Alvin. Ah, mahirap po. Sobrang hirap dito. Ano po, matapos na yung baha dito para lahat kami maka kahit mataas ang presyo ng bilihin, basta tuyo dito sa kalsada, okay lang sa amin. Kahit walang relief. Buhay naman ang bayanihan sa barangay. Si Sunny nag-aalok ng balsa para maitawid ang mga kapitbahay. Kung sino pong kailangan ng tulong, pwede po akong makatulong sa kapwa ko. Bukod sa De La Paz, baharin sa barangay San Jose at Malaban sa Binyan. Umabot sa Alert Level 3 ang antas ng tubig sa Ilog Binyan bandang alas 8 ng umaga, pero bumaba rin sa Alert Level 2 bago magtanghali. Bandang alas 5 ng madaling araw kanina, rumagasa ang baha sa Puy-Puy Bay, Laguna. May mga naitala ring pagbaha sa Fami, Santa Rosa, San Pedro, Santa Cruz, Cabuyao, Pila at Lumban. Yung ilan po na baha pa sa ngayon, ayun po yung effect pa ho ni STS sa Paeng. At kami naman ho, tuloy-tuloy na nagkakausap-usap po ng DreamOS tsaka ho ng iba't ibang agencies para huma-monitor ang iba't ibang area dito sa lalawigan. Nagkaroon naman ng landslide sa Sitio Maligaya, Barangay Cagsiay 1 sa Mauban, Quezon, bandang alas 4 ng madaling araw. Pinagpapasalamat na lang rin po natin at hindi po ganun kalakihan yung bumagsak na portion ng lupa
at hindi naka-damage dun sa tapat na bahay. That's why wala po tayong casualties. Inatasan ng Office of Civil Defense ang mga kaukulang ahensya na maging handa sa epekto ng masamang panahon. We reiterate the instruction. We are just on standby protocol, but we may raise the EPR, Emergency Preparedness for Response Protocol, to Alpha as necessary to be more vigilant. Inulan din ang Metro Manila na lalong nagpahirap sa mga nagko-commute. Bagamat hindi nagdulot ng baha ang pabugso-bugsong ulan, nagsusupit na ng klase ang ilang lokal na pamahalaan. Iginit ang DepEd na sinusunod ng mga eskwelahan ang pasya ng LGU sa pagsusupit ng klase kung walang typhoon signal warnings mula sa PAGASA bilang batayan. Naghihintay talaga sila nung advisory or endorsement from the LGU. Actually kami rin, doon din kami nakabantay kasi nga, madam, iba-iba kasi yung kahit maglagay tayo ng weather forecast, iba-iba pa rin naman kasi nararanasan sa mga localities. Henry, ayon sa CDRMO ng Binyan, ay talagang matagal humupa ang baha sa ilang barangay dito dahil katabi ng Laguna Lake. Tiniyak naman ng PDRMO ng Laguna na binabantayan nila ang sitwasyon ng mga residenteng binabaha dito at bukas, nangako sila na mamimigay ng vitamins, face mask at malinis na may inom na tubig sa mga residente. Henry. Maraming salamat, Michael Del Lizo. Binabantayan pa rin ng PAGASA ang low pressure area 410 kilometers west-northwest ng Coron, Palawan. Samantala, patuloy na magpapaulan ang shear line sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa at Visayas. Dulot naman ng amihan ang malakas na ulan na inaasang bubuhos sa Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Sa Ilocos Region, magiging maulap na may kasamang mahinang pag-ulan ang mararanasan doon na epekto pa rin ng amihan. Sa Mindanao, asahan po ang maulat na papawirin at pag-ulan sa ilang lugar, dulot naman ng localized thunderstorms. Nagbabala ang PAGASA laban sa flash floods at pagguho ng lupa, lalo na sa tuwing malakas ang mga thunderstorms. Naghain na ng courtesy resignation si PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. bilang tugon sa apela ni Interior Secretary Benher Abalos na kusang mag-resign ang mga pulis na may ranggong koronel pataas. Pangunahing layo nitong maalis sa hanay ng PNP ang mga opisyal na konektado sa droga. Nagpapatrol, George Carino. Pirmado sa petsa Enero 4 ang resignation letter na inihain ni PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. Nakapangalan ng sulat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. Actually, lahat kami rito, yung command group ko, they have already submitted. Honestly, nauna pa nga si DCA sa akin. On the record, nauna pa yung command group ko na nag-submit sa akin. Yun yung ano. And ang nakakapagtaka nun, pati si DGES will be submitting also. So ibig sabihin, doon mo mararamdaman na yung mga senior officers, yung mga general, they are willing to be subjected to an assessment. Sabi ni Chief, sinusuportahan niya ang apela na inilabas ni Secretary Abalos Miyerkules ng umaga para matuldukan ang mga alingasngas tungkol sa umano'y koneksyon ng mga opisyal ng pulis sa problemang dulot ng droga. Nangihinayang si General Azurin sa sinapit ng mga dating opisyal ng PNP na nakaladkad sa isyu ng droga pero di naman natuldukan ang kontrobersya. Taong 2016, sa anibersaryo ng Air Force na ginanap sa Pampanga, pinangalanan ng nooy Pangulong Rodrigo Duterte na mga protektor ng drug syndicate ang limang heneral ng PNP. Pero hanggang nagretiro ang limang heneral, hindi natuldukan at nakalatay sa pangalan nila ang iskandalo. No case has been filed against them, pero sino ang nagsasuffer? Family nila. Hanggang ngayon, parang ano, questionable. Totoo ba, Dad, na ikaw ay involved? So, yun yung ano, ang masama nun, nag-retire na sila, parang questionable pa rin na nandoon pa rin na yung involvement nila. Kaya ang apela ni Chief, tugunan ng mga colonel at general ang hamon ni Secretary Abalos para matapos na ang alingasngas. This time, sabi ko sa mga tao ko, let us submit ourselves para matapos na yan.
para pagka na-clear ka, isaksak mo sa baga nila, yan o, cleaner ako ng five-man committee. So nobody will now question at babalik ngayon yung moral ascendancy ng lahat ng third level. Halos 1,000 ang bilang ng mga opisyal ng PNP na may ranggong colonel pataas na apektado ng courtesy resignation. Pero giit ni Azurin, wala pa sa dami ng mga daliri sa kamay ang bilang ng mga opisyal na pinagsususpetsahan na umano'y may koneksyon sa droga. Sabi natin, less than 10 to be specific. Less than 10 persons. Kaya nga sabi ko, it's unfair. So basta ang ano dyan is, we talk in general terms naman. Because we're getting ngayon kanilang ano, na they voluntarily subject themselves for them to be cleared also. Ano malay mo, puro lang marites din yung mga sinasabi against sa kanila, di ba? So, bigyan natin sila ng chance to clear their names. Katapusan ng Enero, ang target ng PNP na makumpleto ang paghahain ng courtesy resignation. Pag-amin pa ni Azurin, personal niyang natalakay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang gagawing cleansing sa PNP. 22 pangalan anya ang nirekomenda sa Pangulo na pagpilian na iupo sa five-man committee na sasala sa mga senior officials ng PNP. Sa ngayon, patuloy na gagampanan ng mga opisyal ng pulis ang kanilang tungkulin kahit pa nagsumiti sila ng courtesy resignation. Masisibak lang sila sa serbisyo kapag tinanggap ng five-man committee ang kanilang resignation. George Carino, ABS-CBN News. Magkakaiba naman ang reaksyon ng ilang grupo at mambabatas sa panawagan ni Interior Secretary Benhur Abalos sa hanay ng PNP na magsumite ng courtesy resignation ang mga may ranggong koronel hanggang general. Nagpapatrol, Bianca Dava. Ako ay nananawagan sa lahat ng full colonel hanggang sa general, ako'y umaapila na mag-submit ng courtesy resignation. Mabilis ang solusyon para masugpo ang malalim na problema ng droga sa loob ng PNP, ang courtesy resignation ng matataas na opisyal ayon kay Interior Secretary Benhur Abalos. Pero para sa grupong Volunteers Against Crime and Corruption, tila hindi pinag-isipang mabuti ang apela ni Abalos. We believe with all good intentions kaya nila ginagawa to, yung panawagan natin for internal cleansing, but ang problema po dito, nagki-cleansing ka ng few, but then yung the whole organization ang magsasuffer dito. Ang nakikita po natin dito, yung initiative is not a good one. Hindi namin makita yung wisdom behind this, no? Sabi pa ni Boy Evangelista, dapat multi-sectoral ang mag-iimbestigang komite. Siguro mangunguna po dyan yung Internal Affairs Service. Involved nila yung mga non-uniform personnel, multi-sectoral. Nadyan yung media sector, mainstream media. Nadyan yung mga civil society groups, yung mga lahat ng stakeholders. Nadyan yung mga prosecutors. Na mga pillars of the criminal justice, mga all levels ng court. At mga taong simbahan din, parang jury, yung multi-sectoral, iba-iba, para for the sake of transparency, para walang masabi. So, yun dapat. Pero mas mainam anya kung sasampahan na lang ng reklamo ang matataas na opisyal na umano'y sangkot sa illegal na droga. Tinawag naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na madrama ang panawagang courtesy resignation sa mga opisyal ng PNP. Masyado naman dramatic itong approach na ito. Masyadong broad or malawakan ang apektado. Baka moral ang yung moral ng yung spirit ng ng ating mga kapulisan, yung kanilang gana, pagkaganado sa trabaho ang maapektuhan. Sa pool yung hindi sangkot sa droga, sa pool din yung outstanding sa trabaho. Pero si Senator Bong Revilla, walang nakikitang masama sa panawagan ni Abalos. Sa isang pahayag, sinabi ng senador na kailangan ng hakbang na ito para sa confidence building sa pagitan ng pamunuan ng bansa, PNP at ang publiko. Suportado rin ni Senator J.V. Ejercito ang hakbang ni Abalos.
they are not guilty, their conscience is clear, then why not just submit their courtesy resignations? I understand where he's coming from. Siguro medyo nainis na rin siya because of all people, pag officials of the PNP are involved and some PDEA personnel, syempre iba yun, no? Kaya siguro naging drastic na yung action niya. Naniniwala rin sa Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers na layon lamang ng panawagang courtesy resignation na malinis ang hanay ng PNP. Hindi ito bago because this has been done already kahit nung panahon ni former President FDR na no, kung saan naglinis din ng hanay ang PNP sa pamagitan ng pagpapanukala ng courtesy resignation among its officers. Kumbinsido rin ang mambabatas na magkakaroon ng due process sa investigasyon sa mga police colonel at general. Bianca Dava, ABS-CBN News. Nakabalik na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bansa matapos ang tatlong araw na state visit sa China. Baon ng Pangulo sa pag-uwi ang nilagdaang bilateral deals at kasunduang muling simula ng dalawang bansa ang negosasyon sa joint oil and gas exploration sa West Philippine Sea. Nagpapatrol, Katrina Domingo. Paghahanap ng isang kompromiso sa West Philippine Sea ang ipinangako ni Chinese President Xi Jinping kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ikalawang pagkikita ng dalawang leader. Ayon mismo kay Marcos, ito ang naging tugon ng Pangulo ng China matapos niyang banggitin ang kalagayan ng mga mangingisdang Pilipino na ilang beses nang ginipit ng mas malalaking Chinese vessels sa pinag-aagawang karagatan. I was very clear in trying to talk about the plight of our fishermen. And the president promised that we would find a compromise and find a solution that will be beneficial so that our fishermen might be able to fish again in their natural fishing grounds. We also discussed what we can do to move forward to avoid any possible mistakes, misunderstandings that could trigger a bigger problem than what we already have. Nauna nang sinabi ng Department of Foreign Affairs na magbubukas ng isang direktang linya ng komunikasyon sa pagitan ng mga opisyal ng Pilipinas at China para maiwasan ang mga miscalculation at miscommunication sa West Philippine Sea. Sinabi naman ni Marcos sa Pangulo ng China na handa na ang Pilipinas na ipagpatuloy ang naudlot na negosasyon ng dalawang bansa ukol sa posibleng joint oil and gas exploration project sa naturang karagatan. Matatanda ang inatras ng Administrasyong Duterte ang pakikipag-usap sa China ukol sa Joint Exploration Program noong nakaraang taon matapos mapabalita na hinaharas umano ng mga Chinese vessels ang dalawang survey ships ng Pilipinas na magsisimula na sanang pag-aralan kung may mamiminang langis at gas mula sa Recto Bank. Ayon kay Marcos, kumpiyansa siya na magiging mas matatag at mas malapit ang relasyon ng Pilipinas at China sa mga susunod na taon dahil naging positibo anya ang pagtugon ni Xi sa mga suhestyon na mas palawigin ang ugnayan ng dalawang bansa. I'm actually very optimistic because President Xi seemed to be genuinely interested in all of these issues and finding a way to move forward to again strengthen the relationship between China and the Philippines. Nasa 14 na bilateral deals ang pinirmahan ng dalawang bansa. Kabilang dyan ang mga kasunduan ukol sa kooperasyon sa infrastructure, digitalization, tourism, at trade at investments. Ayon sa DFA, ang China ang pinakamalaking trading partner ng Pilipinas. Ngunit giit ni Marcos na kailangan pa rin gawing mas balanse ang trade sa pagitan ng dalawang bansa dahil mas maraming ini-import ang Pilipinas mula sa China kumpara sa binibili ng pinakamalaking ekonomiya ng Asia mula sa ating bansa. Ayon kay Marcos, isa sa mga solusyon na napagkasunduan ng Pilipinas at China ay ang Durian Protocol o ang paglalatag ng phytosanitary standards ng dalawang bansa upang makapag-import ng mas maraming durian at iba pang agricultural products ang China mula sa Pilipinas. Umaasa rin ang Pilipinas sa pinangakong grant ng China na aabot sa 1.5 billion renminbi para sa pagtatayo ng tatlong tulay sa bansa. Katrina Domingo, ABS-CBN News, Beijing, China. Thank you.
Isinigawa na ang funeral rites para kay Pope Emeritus Benedict XVI. At live po mula sa Vatican, nagpapatrol Europe at Middle East Bureau Chief Rose Eclarinal. Rose, taimtim ang naging pamamaalam sa dating Santo Papa. Ano na ang sitwasyon dyan ngayon? Yes, Henry. Hawak ko pa ang mass book sa katatapos na misa na pinamunuan ni Pope Francis para sa Requiem Mass at funeral ni Pope Benedict XVI. Ayon nga sa kanyang kahilingan, nais ng Yumaong Santo Papa na maging simple at sober at solemn ang kanyang paglilibing. Naging bahagi rin tayo ng makasaysayang huling gabi ng lying in state sa St. Peter's Basilica. Sa huling gabi ng public viewing at burol ni Pope Emeritus Benedict XVI, mahigit 30,000 ang dumagsa para sa huling paalam sa namayapang Santo Papa. Alas 7 ng gabi, nagsara ang lying in state. Humabol pa ang Pinay na si Lizelle. Ginusto ko rin na kahit paano makita ko ang Papa. Hindi man niya natapos yung pagiging Pope niya, pero very special na Pope siya para sa akin. Sa huling gabi ng pagpupugay sa Santo Papang bumaba sa pwesto taong 2013 dahil sa pagbagsak ng kanyang kalusugan, inalala ng maraming narito ngayon ang kanyang kontribusyon sa simbahang Katolika na humaharap rin ng maraming hamon. Para sa mga taga-Vatican, mas napamahal pa sa kanila ang Santo Papa sa kanyang pagpanaw. People tend to forget na si Pope has served 9 years, no? Before that momentous decision to retire from the papacy. You cannot discount the contributions he's had in terms of the doctrine and the practice as a church. Pope Benedict is very much appreciated now than when he was Pope. Really? After his retirement, now everybody is appreciating his holiness, his silence, his prayer, and Pope Francis also told to have him in this Vatican house, no? As if to have a grandfather, no? With a lot of wisdom. Okay. And that is the power of Benedict. Yung napi-feel ko is sa iba. Para bang hindi ko ma-express ang feeling ko, no? Just nag-recite lang ako ng rosary. Then after that something, madali lang kami doon. It is siguro mga 10 minutes lang kami sa loob. Ngayong Huwebes, si Pope Francis ang nanguna sa Requiem Mass. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. At ang huling papuri at pamamaalam. God, who in your wondrous providence chose your servant Benedict to preside over your church, grant, we pray, that having served as the vicar of your Son on earth, he may be welcomed by him into eternal glory. Hango ang Ebanghelyo sa mga huling salita ni Jesus na into your hands I commend my spirit, na malapit din sa mga huling binigas ni Pope Benedict, Lord, I love you. Father, into your hands I commend my spirit. Ayon sa Vatican Press Office, kasamang ililibing ni Pope Benedict ang the pallium, ang simbolo ng ecclesiastical jurisdiction at espesyal na relasyon sa Papa. Ang commemorative coins at medals sa kanyang papacy at ang rogito o deed, ang written words na naglalarawan ng kanyang pontificate. Maraming salamat, Rose Eclarinal. Sa pagbabalik ng TV Patrol, 2 residente patay sa baha sa Davao del Norte.
At singil ng Maynilad at Manila Water tataas. Dagdag singil ng Meralco, nagbabadya rin. Abangan ng iba pang mainit na balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Nagbabadyang dumaas ang singil ng Meralco sa paparating na bayarin ngayong Enero. Pasok na rin sa January billing ang dagdag singil ng Manila Water at Maynilad. May disconnection notice na sina Aling Lorna sa Meralco, pero sa 20 pa sila makakabayad dahil wala pang budget. Ang bad news, may namumuro pang pagtaas sa singil sa kuryente sa paparating na January billing. Kailangan po namin magtipid. Kailangan magtipid kayo, magtanggal kami ng aircon kung pwede lang. Kung yung rep lang namin pwede tanggalin, halimbawa pag ano, bawa, ano lang muna namin, tanggalin muna namin yung unti-unti. Tapos na kasi ngayong buwan ang isa sa tatlong natitirang refund ng Meralco. Dahil kumalas ang planta ng San Miguel sa pagsusupply ng mas murang kuryente, obligadong kumuha ng mas mahal na kuryente sa spot market at ibang kakontrata ang Meralco. Kaya ang ending, mas malakas ang pressure na tumaas kaysa bumaba ang singilan. Most of these factors point to a possible, no? Hindi ko pa naman sinasabing sigurado na, probably an upward adjustment. Pagandaan lang, oo, kasi binigay ko na nga sa iyo, Alvin, itong mga conditions that may lead to a possible, no? Let me emphasize that, a possible upward adjustment in rates. Nilinaw din ng Meralco na walang naging problema sa supply nila ng kuryente sa Air Traffic Management Center ng NAIA na nagdulot ng aberya noong New Year. Stable po yung supply namin up to the metering point, up to our facility, hanggang dun sa lubong nung kanilang facility. Wala ho kaming nakitang kahit na anumang problema po sa panig ng Meralco. Kung nagbabadya pa lang ang dagdag singil sa kuryente ng Meralco, sure nang tataas ang singil sa tubig ng Maynilad at Manila Water sa paparating na January 2023 bill. Mahigit 8 pesos kada cubic meter sa Manila Water, lagpas 3 pesos naman sa Maynilad. Maglalaro sa 86 hanggang mahigit 650 pesos ang magiging bayarin ng mga residential customers ng Manila Water depende sa konsumo. 130 pesos hanggang halos 1,000 piso naman ang water bill ng mga ordinaryong residential customers ng Maynilad. Sana po maintindihan po ng publiko na kailangan po natin ito. Ito po ay na-accumulated po dahil po nagkaroon po tayo ng COVID lockdown at hindi po tayo nagtaas ng presyo ng tubig. Ay nag-ipon-ipon na po ito eh. So ayaw po natin na mas lalo pong pabigatin sa ating mga consumers in the future pag i-defer pa natin. May babala rin ang MWSS Regulatory Office sa Maynilad ayusin ang problema sa Putatan Water Treatment Plant dahil konektado ito sa mga kasunod nilang water rate hike sa mga susunod na taon. We are also studying again imposing another financial penalty. At ito po ang financial penalty na ito ay marirebate ulit po sa ating publiko, lalo na sa mga affected customers. Hindi po nila pwede makuha ang second tranche nila itong January 1, 2024. Ito po ay next year na. At hindi po nila ito makukuha pag hindi po nila maayos ang kanilang servisyo. Ngayong araw, nag-abiso na naman ang Maynilad na mag-ipon ng tubig sakaling magkaroon ng emergency water interruption dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Pwede umano kasing mauwi ito sa increased turbidity o paglabo ng tubig mula sa Angat at Ipo Dam na magbabawas ng produksyon ng malinis na tubig. Iniyak po naman ng PhilHealth na walang magiging epekto sa kanilang mga kasalukuyang programa ang kautusan ng palasyo na suspindihin ang karagdagang kontribusyon sa taong 2023. Iba-iba naman ang saloobin ng ilang miyembro kaugnay nito. Magpapatrol, Rafael Bosano. Masigasig na inaasikaso ni Martin ang rekisitos ng kanyang trabaho katulad ng PhilHealth. Alam niya kasi kung gaano kalaking tulong ito, lalo na noong maoperahan ng kanyang ama. Puro discount ang inabot ko nung pinakita ko yung PhilHealth ko eh. Hindi na akong nahirapan magproseso na magbayad pa. Kasi ang binayaran ko nung mga ano lang eh, 1-2 lang eh. Kaya labis din niyang ikinatuwa ang kautusan ng palasyo na suspindihin muna ang dagdag kontribusyon na nakaamba dapat ngayong taon.
Malaki umanong tulong ito ngayong patuloy na sumisipa ang presyo ng mga bilihin. Yun nga lang, may pag-aalinlangan ang mga non-paying member gaya ni Josa. PhilHealth ang nakatulong sa kanila nang ma-confine ang ina na may tumor sa ulo. Yung parang pinagkukunan ng ano namin, parang sa ano rin din, mga nagtatrabaho rin na gano'n, di ba? Kaya malaki rin yung magiging epekto nung sa mga hindi nagbabayad. Kasi para sa amin, parang bigay lang yun, parang donasyon lang din sa amin. Tiniyak ng PhilHealth na hindi maapektuhan ang kanilang operasyon sa pagsuspindi sa sanay dagdag kontribusyon. Pero aminado rin sila na magkakaroon ng adjustments sa kanilang mga bagong programa. Ngayong taon nakatakdang mailabas ang outpatient therapeutic care para sa severe acute malnutrition, ganun din ang outpatient package for mental health. Ayon kay PhilHealth spokesperson Ray Balenya, kabilang ang mga ito sa sasailalim sa adjustments bunsod ng pagsuspindi sa dagdag kontribusyon. Hindi pa natin ma-ascertain kung anong adjustment no ang ating gagawin, pwedeng sa schedule, pwedeng sa pakete, pwedeng sa services. So sa ngayon ay hindi pa natin masabi. But suffice it to say, tuloy po yan. Sa ngayon, 4% ang premium rate at 80,000 naman ang income ceiling. Kaya kung ang isang empleyado ay sumusweldo ng 10,000 piso, dapat 400 piso lang ang buwan ng kontribusyon. Kung meron po silang employer, yung 400, magiging 200 pa yan. Kaya kung may kumikita ng 80,000 pesos at higit pa, ang kanil at 4% ay 3,200 yan. Yan na yung maximum. At kung may employer, 1,600 kada buwan ang kanilang babayaran. Hindi patiyak kung hanggang kailan tatagal ang pagsuspindi sa dagdag kontribusyon sa PhilHealth. At kung hindi maaamyandahan ang Universal Healthcare Act ay sa 2024, nakatakda muling tumaas ang PhilHealth contribution sa 5% habang ang income ceiling ay aakyat sa 100,000 pesos. Rafael Bosano, ABS-CBN News. Gretchen, dalawang pares sa showbiz ang hot topic ngayon sa netizens. Anong latest? Pia, unang hot topic ang magpartner na sina Macoy De Leon at Elise Hoson na kumpirmadong hiwalay na. Diretsahan din sinagot ni Macoy ang issue ng third party. Samantala, umuugong naman ang espekulasyon kaugnay sa real score ni na Carlo Aquino at Charlie Dizon. Nagpapatrol, Gamiel Krishnan. Usap-usapan ngayon ang mga larawan ni na Carlo Aquino at Charlie Dizon na spotted na magkasama sa isang kainan sa La Union. Pino sa mga larawan nitong linggo lang, na mas nagpainit ng mga espekulasyong may namamagitan umano sa dalawa. Unang umugong ang issue ng magkasama sina Charlie at Carlo sa isang Christmas dinner, kung saan nag-iwan ng comment ang ilang kapwa kapamilya stars. No, nag-separate na. April 2022, nang aminin ni Carlo na hiwalay na sila ni Trina Candaza. Sinubukan namang kuna ng pahayag si Carlo tungkol sa issue, pero hindi pa sumasagot ang aktor. Isa pang mainit na pinag-uusapan ngayon ang relasyong Macoy De Leon at Elise Hoson. December 10, 2022, nakapanayam si Elise sa isang pagtitipon kung saan siya tinanong tungkol sa plano nilang pagpapakasal ni Macoy. That is the goal, but of course, parang realistically, we want to be more prepared. Hindi mag-worry yung fans kasi there was a time nag-worry ang fans na parang nag-away yata kayo ni Macoy. Normal naman po yun. Normal That's naman true. Nag-away. Oo. It's really up to both the people in the relationship kung paano nila ayusin. Pero syempre, ako kasi as much as possible, everything I could do for the family, for our child, for him, gagawin naman talaga. So si Macoy na yung right guy? Of course. I don't see anybody else. Aww. So. Pero kagabi, January 4, kinumpirma mismo ni Macoy sa Instagram stories na hiwalay na sila ni Elise. Iginiit niyang walang third party. Depensa rin ni Macoy, hindi totoo ang larawang kumakalat sa social media na screenshots umano ng pakikipag-usap niya sa isang babae. Burado na sa Instagram stories ni Macoy ang kanyang mga naging pahayag. Bago ang pag-amin ni Macoy, inedit ng aktor ang caption ng Instagram post kasama ang anak. Dinagdagan ni Macoy ang caption na humihingi ng tawad kay Felice sa problemang pinagdaraanan ng pamilya. Dagdag pa niya ang habilin sa anak na alagaan ang kanyang mommy Elise. Matapos ang ilang oras, deleted na ang caption at pinalitan niya ito ng mas maikling mensahe. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
Sa pagbabalik ng PD Patrol, ilang sasakyan inararo ng AUV sa Caloocan, siyam sugatan. At libo-libong pulis ibinakalat na sa Maynila para sa selebrasyon ng itim na Nazareno. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Siyam ang patay o siyam ang sugatan matapos araruhin ng isang AUV ang ilang sasakyan sa Camarin Road sa Caloocan City Miyerkules ng gabi. Nagpapatrol, Easy Lee. Durog at yupi-yupi ang kinahinatnan ng AUV na ito matapos sumalpok sa isang butika sa kahabaan ng Camarin sa North Caloocan. Pero bago nito, sinagasaan na rin pala nito ang isa pang AUV at apat na motorsiklo pati na ang mga taong sakay ng mga ito. Ayon sa mga nakakita, napansin na lang nilang nakasalampak na sa kalsada ang mga biktima. Ang isa sa mga biktima, naipit pa sa gulong ng nang-ararong sasakyan. Narinig po namin yung preno, sabay kumalabog na po yung pharmacy po. Yung buong harap po ng sasakyan nakapasok sa loob ng pharmacy. Yung babae na nakahandusay po doon, saka yung lalaki na nakahandusay po dito. May lumipad na motor dito sa harap namin. May dalawang mag-asawa po na pumasok, pati po yung motor nila na nakalahati. Sa inisyal na imbestigasyon ng Caloocan Police, galing sa Novaliches ang AUV kung saan nauna na nitong binangga ang tatlong sasakyan. Sinubukan pang tumakas ng driver ng AUV hanggang makarating sa Caloocan at nag-counterflow. Sa pag-iwas niya pa, pagtakas niya, kinounter niya po yung ang kahabaan ng Camarin Road at may mga nasagasaan pa po siyang mga motorsiklo. Kumangga po siya po dito sa isang pharmacy. May mga na-injured pong tao. Sa ngayon po, nasa pangangalaga na po sila ng mga ospital dito sa Caloocan North. Nakalabas na ng ospital ang lima sa mga biktima. Isa ang nananatili sa kritikal na kondisyon matapos magtamo ng maraming bali sa katawan. Inamin naman ng 29 anyos na suspect na nakainom siya, pero kwento niya, nagloko ang preno ng kanyang sasakyan kaya nawalan siya ng kontrol dito. Hindi ako nagmamadali. Nag-wide wheel sasakyan, kahit anong tapa ko ng preno, ayaw mag-minor. Naghahanap ako ng poste na pwede kong banggain para mailing po yung sasakyan. Naghahanap talaga ako ng maluwag sana para ibangga yung sasakyan na. Kaso? Nala. Kahit saan ako pumasok, laging busy yung kalsada. Mahaharap ang suspect sa kasong reckless imprudence resulting to multiple injuries at driving under the influence of alcohol. Patuloy pa rin naman ang imbestigasyon ng mga pulis sa insidente. Easily, ABS-CBN News. Aminado ang Civil Aeronautics Board na maliit ang tsansa na mapaburaan ang mga pasahero na magsasampa ng reklamo laban sa mga airlines kaugnay sa pagpalya ng air navigation system ng CAAP noong January 1. Limitado din ang kakayanan nila kung ang reklamo ay laban sa CAAP. Nagpapatrol, Jackie Manabat. Paubos na ang budget ni Naclear matapos mapilitang maghotel. Kasunod ng nangyaring aberya noong January 1, naaraw sana ng flight nila pa Bohol. Kaya sa Terminal 3 na sila nagpalipas ng magdamag. Grabe po yung mga yung mga presyo din po kasi sa hotel ang mamahal po. Wala rin po kaming dalang cash kasi hindi naman po namin inaasahan na ganito nga po yung mangyayari. Yun po. Grabe po, hanggang 5 a.m. po gising kami. Pagod na pagod po kami ng si Jake, nang malamang kanselado ang flight niya noong January 1, naghanap na siya ng alternatibo tulad ng bus at barko. Yun nga lang, naipit din siya dahil pahirap ang makasakay sa pantalan ng Calapan Oriental, Mindoro. Nadagdagan pa yung problema namin. Ano ba naman to? Natrahedya ka ng Asaroha City. Pagdating mo pa sa Calapan, trahedya pa rin, ma'am. Kumbaga, tinuhog ko na nga lahat from Visayas to Mindoro to Batangas para makabalik lang dito, ma'am. Kasi nga may commitment ako araw-araw. January 1, nang masira ang air navigation system ng CAAP kung saan 65,000 passengers ang apektado. Sa mga ito, ang mga OFWs ang nabigyan ng prioridad sa tulong. Ang tanong nila noong January 1, handa ba ang BMW OWA,
na sila'y ma-accommodate until sila'y makalipad. So, simple lang ang tugon ni Secretary Toots at ni Admin Arnel. Yes, you can be accommodated until yung rebook flights ninyo. So, sila po'y nasa hotel, nag-aantabay, nag-iintay ng kanilang rebook flights. Ayon sa Civil Aeronautics Board o CAB, marami ang lumapit sa kanila para magreklamo. Isa kasi sa mandato ng CAB ang alagaan ang karapatan ng mga pasahero base sa Air Passenger Bill of Rights. Dito sa NAIA Terminal 3 departure area ay may mga lugar katulad nito kung saan pwedeng magpahinga habang naghihintay ng mga flights na na-rebook. Meron ding mga help desk na pwedeng lapitan ng mga pasahero kung gusto nilang maghain ng reklamo. Maaaring tanungin din ng pasahero kung gusto nila itong idaan sa legal na proseso. Aminado ang CAB na limitado ang kakayanan nila kung ang reklamo ay laban sa KAAP. Manipis rin ang tsansa ng mga reklamo ng mga pasahero kung ito naman ay laban sa airline. Limited din yung obligasyon ng airline sa isang ganitong sitwasyon, no? Against the government, that's a legal question. At kung merong negligence at bad faith din ng public officers, maaaring maging basis din yan, no? But not in general. Dagdag ng CAB, kailangan na rin i-update ang Air Passenger Bill of Rights. Ang mga local airlines winave ang rebooking fees at patuloy na tumutulong na makapag-rebook ang mga pasaherong apektado. Ang mga international airlines naman, nagbigay na rin ng accommodation sa mga pasahero na naipit sa ibang bansa na papalipad sana sa Pilipinas. Malaki rin ang epekto sa international flights, lalo na at may mga flights na hindi na tuluyang nakalipad sa Pinas. We have 7 or 8 flights who were diverted in Hong Kong and Bangkok. And 5 of them were not able to push through Manila after the reactivation of our system. That's because of our crew duty limits. It will impact us not just because of the cost of the disruption, but also the lost business, the lost opportunity that we had to serve our passengers. Para kay Transportation Secretary Bautista, wala po kaming contractual obligation. Although pwedeng sabihin na meron tayong moral obligation dito sa mga pasahero. Sa susunod na linggo, sisimulan ng dinggin ng Senado ang nangyaring gulo sa mga paliparan noong January 1, kung saan ipatatawag ang mga transportation officials para magpaliwanag. Jackie Manabat, ABS-CBN News. May mga paalala ang mga otoridad sa mga bawal at pwede lamang gawin at dalhin sa selebrasyon ng Nazareno ngayong taon. Idineploy na rin kanina ang libu-libong pulis at iba pang security forces na magpapanatili ng kaayusan sa selebrasyon. Live mula sa Quirino Grandstand, Papa Troll, Jeff Caparas. Jeff, kumusta na ang paghahanda para sa selebrasyon ng Nazareno? Yes, Alvin, alam mo, puspusa na ang paghahanda ng ilang kabataan dito sa Quirino Grandstand para nga sa selebrasyon ng itim na Nazareno. Alam mo, nakikita natin sila dito na nag-e-ensayo dahil magpe-perform sila sa January 8 at 9. At alam mo, Alvin, inaasahan ng pamahalang lungsod at ng Manila Police District na dadagsa ang mga deboto sa selebrasyon na posibleng maging sindami ng mga debotong dadalo sa selebrasyon bago magpandemya. Higit 5,000 security forces ang idineploy ng National Capital Region Police Office para sa selebrasyon ng Nazareno 2023. Pakiusap ng alkalde ng Maynila sa darating na prosesyon, habaan ng pasensya, lalo na sa pagharap sa mga deboto. Inaasahan ko po ang inyong maximum tolerance. Maaasahan ko ba kayo? Bago nito, nag-inspeksyon sa Quirino Grandstand si Lacuna at kasama ang mga opisyal ng MPD. Siniguro nilang handa na, ligtas at malinis ang entablado sa pagsisimula ng pagpupugay sa Sabado. Sa pagpupugay, hiwalay na ang pila ng mga PWD, may sakit at senior citizens. Hiwalay na rin ang pila ng lalaki sa babae. Sakaling bumuhos ang ulan, pinapayuhan ang mga deboto na kung maaari ay transparent na mga kapote ang gamitin.
Ang worry po namin kasi pag nagpayong baka may magkatusukan eh. Lalo na po't marami yan. Ina-anticipate na po namin na marami po talagang makikilahok sa wakulte. Kung hindi naman maiiwasan, isasama sa inspeksyonin ng mga payong. Dahil minsan yung payong nagiging taguan ito ng armas. So sisiguraduhin natin na ang bawat papasok na nakapayong ay safe yung daladala niyang payong, sir. Ipifrisk na lang po natin, we'll just make sure na wala silang dalang deadly weapon. Sa Walk of Faith sa Linggo, muling paalala ng pulisya na bawal magdala ng mga life-size na imahe ng puon. Ito'y para maiwasan aniya na dumugin ito ng mga deboto. Papayagan lang na dalhin ang mga maliliit na imahen, rosaryo at iba pang relics. May checkpoints po tayo sa mga city limits ng Manila City at pagdating dito na may makita tayo, ipapatabi po natin at hindi po natin papayagan na makapasok dito, sir, or mag-join sa Walk of Faith. Baka mapagkamalian na yun ang imahe, so yun na rin po ang iniiwasan natin. Bawal din ang karosa at andas. Bawal ang pagdadala ng baril, anumang deadly weapon at paputok. Hindi rin papayagan ang pagpapalipad ng drone. Paalala din ng mga otoridad ang pagsusuot ng face mask, pagdadala ng sanitizer, pagpapanatili sa social distancing hanggat maaari at magdala rin ng government-issued IDs. Papayagan din ng maliliit na bag at clear plastic bags para sa basura at pagsusuot ng sapatos at tsinelas. Ang mga kapamilya nating PWD, maaari ring magdala ng wheelchair. Pwede rin ng maliliit na camera, foldable na upuan at flashlight. Kahit na walang traslasyon, inaasahan ng otoridad na singdami ng bilang ng mga deboto noong wala pang pandemya ang dadagsa sa Walk of Faith. Kung ano po yung crowd estimate natin noong pre-pandemic, yun pa rin po ang pinaghahandaan natin ngayong taon na ito. How many, sir? 5 million po from December 31 up to January 9. Simula naman bukas alas 10 ng gabi hanggang January 9, isasara na ang Independence Road, Katigbak Drive, South Drive at bahagi ng Rojas Boulevard sa paligid ng Grandstand. Alas 7 naman ng gabi sa Sabado, sarado na ang Quezon Boulevard mula A. Mendoza hanggang Quezon Bridge, bahagi ng Espanya mula Campa hanggang A. Mendoza. Evangelista Street mula Plaza San Juan hanggang Recto, bahagi ng Raon, P. Paterno Street, Carriedo Street, Palanca Street, Busto Street, bahagi ng Rizal Avenue, northbound ng MacArthur Bridge, Recto Avenue at Nicanor Reyes Street mula Espanya hanggang Recto. Alvin, ang yung mga ambulance vendors, ipagbabawal din yan sa selebrasyon dahil sa security concerns. Pero sa kabila niyan, ayon sa MPD, ay wala naman silang namomonitor na banta. Alvin. Maraming salamat, Jeff Caparas. Susunod, vegetable inflation pumalo sa pinakamataas na antas mula 1999. At ilang opisyal na idinawit sa kontrobersiya sa pag-angkat ng asukal, inabswelto ng Malacanang. Tutok lang sa iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Umalo ang vegetable inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng gulay sa 32.4% noong Disyembre. Ito na po ang pinakamataas nitong antas mula noong Pebrero 1999. Pero tingin po ng isang grupo, pababa na ang presyo ng gulay, lalo na ang sibuyas. Nagpapatrol, Warren De Guzman. Hindi maiwasan ng BPO employee na si Med na mamili ng gulay kahit pa mataas ang presyo nito. Lalo't mahalaga sa kanya na masustansya ang inihahain sa pamilya. Kasi sa bahay namin lagi lang po kami nagugulay kasi yung parents ko po is, yun nga po, para sa senior. Ito nga, tatlong piraso lang, 75 na. Yun ang palaya, labanos, tsaka okra. So medyo mahal pa rin. Grabe, nagulat nga po, 75 na yun. Sa pinakabagong datos ng gobyerno, pumalo ang inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa 8.1% noong Disyembre, pinakamataas na antas nito mula Nobyembre 2008. Sa buong taon, 5.8% ang naging inflation rate ng Pilipinas, mas mataas sa target ng gobyerno na 2-4%. Isa sa pangunahing dahilan nito ay ang pagtaas ng presyo ng pagkain, lalo na ng gulay. 32.4% ang inflation rate ng gulay, ang pinakamataas na antas nito mula Pebrero 1999.
Sinangayunan nito ni Arlene na nagpapatakbo ng tindahan ng gulay ng kanilang pamilya na halos 5 dekada nang nakabukas. Anya, noong Disyembre lang nila nakita ang ganitong kabilis na pagtaas ng presyo ng gulay. Totoo po, kasi first time kami nagtinda ng ganong kamahal na sibuyas eh. Kukonti po talaga supply. Tapos walang mga imported na dumadating. Ang good news, nakikita ng isang grupo ng magsasaka na pababa na ang presyo ng gulay. Ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, magsisimula na ang pag-aani ng sibuyas at bumaba na ang presyo ng pataba na pumalo sa 2,500 pesos kada 50 kilo na sako mula 800 pesos lamang noong 2021. Yung harvest ng mga onion mag-start ng January 15, so medyo bababa na yung presyo. We are seeing na baka yung mga magtanitin ng gulay itong January, kung gumamit sila by February, it will be lower yung cost of production. By then, sa tingin natin yung February price will be lower. Inaasahan naman ng DA na aabot sa 19,000 metric tons ang aanihing sibuyas ngayong buwan, kaya nag-iingat pa silang mag-angkat. Binabalansi yung production at yung atin pong pag-import. Baka masaktan yung atin pong mga magsasaka naman to the detriment of their production, samantalang pinoprotektahan natin consumers. Nakikita rin ni National Statistician Undersecretary Dennis Mapa sa datos nila na maaaring pababa na ang mga presyo ngayong Enero. From the numbers, that seems to be a good news, no? However, there are still threats, no? Like for example, sabi ko kanina, yung price of vegetables that contributed really substantial in the inflation, and then also yung mga iba pang food items. Dagdag din ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan, may pinirmahang executive order si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para pahabain ang bisa ng mas mababang taripa sa iba't ibang pagkain tulad ng baboy, mais at bigas hanggang sa katapusan ng 2023. Bukod pa rito, nangako si Balisacan na itutuloy nila ang pagsuporta sa mga magsasaka sa ilalim ng Philippine Development Plan 2023-2028. Warren De Guzman, ABS-CBN News. Naglabas na ng desisyon ng palasyo kaugnay sa issue sa pag-aangkat ng asukal noong isang taon kung saan ibinasura po ang kaso ng mga sangkot na opisyal mula sa Department of Agriculture at Sugar Regulatory Administration. Nagpapatrol, Jervis Manahan. Absuelto na ang apat na opisyal ng Department of Agriculture at Sugar Regulatory Administration na nasangkot sa issue ng pag-aangkat ng asukal Agosto nitong 2022. Sa 10 pahinang desisyon ng Office of the President nitong December 29, sinabing dismissed na ang kaso at wala ng pananagutan pa ang apat na opisyal. Kabilang dito sina DA Undersecretary Leocadio Sebastian, dating SRA Administrator Hermine Hildo Serafica, at SRA board members na sina Attorney Roland Beltran at Aurelio Valderrama. Nakita nila sa investigasyon ng Deputy Executive Secretary for Legal Affairs na ang paglagda ng mga opisyal sa kontrobersyal na Sugar Order No. 4 ay in good faith o walang masamang intensyon. Nagkaroon lang nila ng miscommunication sa kung may otoridad nga ba ang mga opisyal na lumagda ng nasabing dokumento. We are mindful of the decision. It was basically a mistake, a procedural mistake that happened. So we'll proceed on that basis. Dagdag pa ng Pangulo, pag-uusapan pa ang magiging hakbang kay Sebastian na nagbitiw dahil sa issue. Whatever plans we have for you, Sir Sebastian, I think he should hear them first, not over the news. So pag-uusapan namin. Sa kabila naman ng desisyon, inutusan pa din ang mga dating opisyal na maging mas mapanuri sa kanilang mga gagawing hakbang. Ikinatutuwa ni Sebastian at ng kanyang pamilya ang naging desisyon ng palasyo. Ayon naman kay Beltran, patunay ito na inosente siya at ginawa lang niya ang kanyang tungkulin. Giit naman ni Valderrama, oras na para isantabi ang mga issue at tingnan kung paano haharapin ang problema sa industriya ng asukal. Samantala, sinabi ni Senator Francis Tolentino, Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, na hindi naaapektuhan ang desisyon ng palasyo ang kanilang committee report dahil magkaibang pagdinig naman ito. Hindi naman ikinatuwa ng sugar industry players ang desisyon.
Ayon sa United Sugar Producers Federation, ang mahalaga ay natanggal na ang mga opisyal dahil tingin pa din nila ay guilty ang mga ito. Ayon sa Sinag at iba pang agricultural groups, napalitan man ng pamunuan ng SRA dahil sa issue ng importation, bigo pa din ang ahensya na mapababa ang presyo ng asukal. Sa ngayon kasi, nasa 90 hanggang 110 pesos pa din ang kada kilo nito. Umaasa sila na mas mapagtutuunan ng pansin ang pagpapababa ng presyo nito sa mga palengke. Yung 150,000 metric tons or 300,000 metric tons kung pumasok man yan, hindi rin naka-impluensya dun sa presyo ng na kinumit na 70 pesos. Agosto nitong 2022 nang magbitiwang apat na opisyal matapos i-anunsyo ng palasyo na illegal ang paglagda nila ng sugar order na mag-aangkat sana ng 300 metric tons ng asukal sa bansa. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Maiksi pero marami ang naibunga. Ganyan inilarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pagbisita sa China. Pasado alas 5 nga ng hapon, balik bansa na ang Pangulo. At live mula sa Villamor Air Base sa Pasay City, nagpapatrol si Katrina Domingo. So Kat, ano ang bit-bit ng Pangulo? Piya sa pagbabalik ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa kanyang state visit sa China ay nag-uwi siya ng $22 billion na halaga ng investment pledges na inaasahan ng Pangulo na lilikha ng libo-libong bagong trabaho para sa mga Pilipino. These are pledges, but they are pledges that are backed up already by concrete actions in the Philippines. Nagbukas na sila ng mga opisina, nagkumukuha na sila ng mga permit. Yung mga iba na nakakuha na ng permit, inumpisahan na nila yung mga construction. Outcome. Samantala, Pia, nilinaw naman ng Pangulo na hindi magiging unilateral decision ng China ang pagpapabalik sa mga Pilipinong mangingisda sa ilang bahagi ng West Philippine Sea sa kabila ng pahayag ni Chinese President Xi Jinping na maghahanap ang China ng kompromiso upang muling makapangisda ang mga Pinoy sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. I see it as a lack of communication or rapid communication. So sabi mo, gumawa tayo ng paraan para kung may problema from either side, sabihin nyo, magsasabi kami sa inyo kagad, sabihin nyo rin kami kagad. Kung magpapalipad kayo ng rocket, sabihin nyo sa amin, kung may bumagsak sa Pilipinas, i-recover namin, bibigay naman namin sa inyo. Hindi naman wala kaming interest na itago yan. If the commanders of the Philippine Coast Guard and the Navy and the commanders of the Chinese Coast Guard and their Navy, magkakilala yan, eh madali silang mag-usap bago may mangyari pa. Ayon kay Marcos, nagkasundo na ang Pilipinas at ang China na mas paigtingin ang bilateral relations ng dalawang bansa at mag-focus sa mga common interests ng Manila at Beijing upang mahilot ang mga alitan pagdating sa agawan ng teritoryo. Pagdating naman sa usapin ng joint oil and gas exploration sa West Philippine Sea, sinabi ni Marcos na nananatili itong isang importanteng oportunidad para sa bansa. We have to discuss some of the legal aspects of it, and I think the central issue there is the difference between sovereignty and sovereign rights, and that what we are asking for are sovereign rights. We are not demanding sovereignty over those areas. Inilarawan ng Pangulo ang kanyang state visit sa China bilang maiksi ngunit produktibo. Dagdag ni Marcos, inimbitahan niya si Xi na bumisita rin sa Pilipinas ngunit hindi pa nakakatanggap ang Pangulo ng tugon kung tinanggap na ba ito ng pinuno ng China. Pia, matapos ang state visit ni Pangulong Marcos sa China, tutulak naman siya patungong Davos, Switzerland sa susunod na dalawang linggo upang dumalo sa World Economic Forum. Pia. Maraming salamat, Katrina Domingo. Susunod, Miss Universe 2018 Catriona Gray. May special na papel sa 71st Miss Universe pageant. Yeah, at iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
Sinampahan ni dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag ng iba't ibang reklamo sa Ombudsman si Justice Secretary Boying Remulla kaugnay sa Percy Lapid case. Pero ang kalihim, pinagkibit balikat lamang ang mga reklamo. Magpapatrol, Mike Navallo. Matapos imbestigahan ng DOJ hinggil sa kanyang pagkakasangkot umano sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid at umano'y middleman na si June Villamor, si Suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag naman ang bumuwelta. Sinampahan niya kahapon sa Office of the Ombudsman ng reklamong murder at mga administratibong kaso sina Justice Secretary Boying Remulla, Bucor Acting Director General Gregorio Katapang Jr. at ilang inmates o persons deprived of liberty ng bilibid hinggil sa pagpatay kay Lapid at Villamor. Ayon sa reklamo ni Bantag, si Remulla umano ang nag-utos sa isang inmate na nagngangalang Herman Agoho para ipapatay si Lapid at Villamor. Kinausap umano ni Agoho si Villamor para kontakin ang self-confessed gunman na si Joel Escorial, na una nang umamin na siya ang bumaril kay Lapid sa labas ng kanyang subdivision sa Las Piñas noong October 3 ng nakaraang taon. Habang ang mga gang commanders naman umano ang kinausap ni Agoho para ipapatay si Villamor sa loob ng bilibid noong October 18. Dating tinukoy ni Escorial si Agoho bilang boss nila ni Villamor sa Tanawan, Batangas, kung saan may mga inutos umano siyang patayin. Pero hindi kasama si Agoho sa mga iniimbestigahan ng DOJ sa pagpatay kay Lapid at Villamor. Ayon sa reklamo ni Bantag, si Remulla umano ang nagpalipat ng kustudiya ni Agoho sa National Bureau of Investigation mula sa Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines o ISAF, pero hindi naman siya kinuna ng pahayag gaya ng ibang mga inmate kahit pa itinuring siya mismo ni Remulla na person of interest. Kaya kaduda-duda umano na nananatili pa sa NBI ang mga inmate, maliban na lang kung ang rason ay para turuan sila ng sasabihin at hindi maituro si Remulla bilang sangkot umano sa mga pagpatay. Bukod dito, ani pa ni Bantag, si Remulla ang mas may dahilan para magalit kay Lapid dahil ilang beses nitong binanatan si Remulla sa kanyang programang Lapid Fire. Kabilang dito ang pagtawag kay Remulla na bonjing o immature na tao. Sabi pa umuno ni Lapid, si Remulla umuno ang makakasira sa imahe ng Pangulong Bongbong Marcos at inakusahan din umuno niya ang kalihim na dinidepensahan ang mga pogo. Hiniling ni Bantag na patawan ng preventive suspension si Remulla. Dawit din si Katapang dahil sa pagpayag niya umanong ilipat ang mga inmate. Walang inilakip na sinumpa ang salaysay ng kanyang mga testigo si Bantag sa kanyang reklamo. Noong Disyembre 27, sinampahan din ni Bantag ng reklamong libel at ibang administratibong reklamo si Remulla sa Ombudsman dahil sa paninira umuno sa kanyang pangalan at hindi pakikipag-ugnayan sa pamahalaan ng Estados Unidos hinggil sa pag-iimbestiga sa taong nagpadala umuno sa kanyang anak ng kush o high-grade marijuana. Pero si Remulla ipinagkibit balikat lang ang mga reklamo. No comment. No comment. Ano yan? I don't know where the legal theory is coming from. Pero it's okay. Ano yan eh? He's trying to exhaust all his ano, all his possible remedies which is to go against me personally. But it will not change anything. The cases will continue. Our job is to prosecute people. Itinanggi rin niyang kilala niya si Agoho. I don't even know that person. I know he's detained, but I don't even know him. I've never met him face to face. It's okay. Ano yan eh? Maybe desperate acts of a desperate person. What else can I do? Sinubukang kuna ng ABS-CBN News ng panig si General Katapang, pero hindi pa ito nagbibigay ng anumang pahayag. Bagamat hindi makakapagkomento sa reklamo dahil hindi siya bahagi ng kaso, sabi naman ni Roy Mabasa, kapatid ni Lapid, sagutin na lang sana ni Bantag ang mga aligasyon laban sa kanya. Mike Navallo, ABS-CBN News. Girl power ang mananaig sa inaabangang 71st Miss Universe pageant, lalo't kabilang sa host si Miss Universe 2018, Catriona Gray. Ipinasilip naman ng isa sa mga susuotin ng pambato natin na si Celeste Cortesi. Nagpapatrol, Diane Castillejo. Pabonggahan sa pagdating, patalbugan ng OOTD at pagalingan sa pag-ora. Ilan lang yan sa mga eksena sa Day 2 ng 71st Miss Universe pageant sa New Orleans, Louisiana.
Isa sa mga unang activities ang pagbisita ng ilang girls sa World War II Museum. Ang ibang candidates nakapag-fitting na ng kanilang opening number dress. Silver ang kulay ng kay Miss Universe Philippines Celeste Cortesi. Roommate ng Filipino-Italian beauty ang kinatawan ng Italy, ang international model na si Virginia Stablum. Good morning, guys! I'm here with my roomie and I'm sure you already know her. But I'm introducing her. She's Celeste. Hi. We love the light here. Yes, we love the light. We wanted to say good morning and as I said before, we're ready to start day one. Inanunsyo na rin ng Miss Universe ang all-female hosts na papalit kay Steve Harvey, main host ng Coronation Night sina Miss Universe 2012 Olivia Culpo at TV host na si Jeannie Mae Jenkins. Backstage commentator naman si Miss Universe 2018 Catriona Gray at American reporter na si Zuri Hall. Ayon kay Catriona, excited siyang mapabilang sa hosting lineup. Gagawin ang preliminary sa January 11 habang Coronation Night sa January 14. Ihatid ng live ng A to Z, I1TFC at iba pang ABS-CBN platforms ang Coronation ng Miss Universe sa January 15. Masusundan ito ng replay kinagabihan sa TV5, A to Z, Kapamilya Channel, Metro at I1TFC. Diane Castillejo, ABS-CBN News. At yan ang mga balitang pinantayan namin para sa inyo. Ako po si Alvin L. Chico. Ako si Pia Gutierrez. Nandito kami para sa inyo saan man sa mundo. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Henry Omaga Diaz. Maraming salamat. Magandang gabi.